Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa ilegal na aktibidad sa ating bansa. Pugad ng mga pugaw big boss, sinalakay ng mga otoridad sa Senyora Porac Pampanga, Bamban Tarlac Mayor Alice Goo aarestuhin na dahil hindi daw makakadalo sa susunod na Senate hearing. Ginalugad ng mga otoridad ang isang residential compound sa Porac Pampanga nitong Sabado, July 6. Pinaniniwala ang ginagamit ito ng mga big boss na Chinese nationals na nagpapatakbo sa ilegal na pugohab sa Bamban Tarlac at sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong mula sa Pampanga Provincial Information Office, tinungo ng mga pulis kasama sina Governor Dennis Pineda at Board Member June Canlas ang Pugaw Leisure Hub na kulang 5 kilometro lamang ang layo mula sa nirerentahang pasilidad ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated o ang Porac Mega Pugaw Hub sa Sitio Pulong, Maba sa Barangay Santa Cruz. Sa isang search na ipinakiusap ni Pampanga Governor Dennis Pineda at pinayagan ng korte dahil sa kasong human trafficking sa isang compound sa Daisy Street, Purok 6, Barangay Senyora, Porac, Pampanga, ay makikita ang underground tunnel na nadiskubre ng mga miyembro ng Pampanga Police na sinasabing exclusive resort ng mga Chinese bosses ng pugaw sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Isang firing range ang natagpuan sa underground tunnel at papunta sa gitna ng lake. Natagpuan din sa eksklusibong resort ang mga gamit sa pang-torture at mga dokumento. Nakita sa isa sa mga vault na binuksan sa ni-raid na villa sa Fontana Leisure Park sa Clark, Pampanga, ang travel pass na ibinigay kay Huang Xiang, ang tinaguriang big boss ng ilegal na pugaw sa Bamban Tarlac. Pirmado ito ng dating alkalde ng Bamban na si Jose Antonio Feliciano. Natagpuan din sa vault ang ilang dokumento at resibo ng Baufulan Development Incorporated, kung saan incorporator si suspended Bamban Mayor Alice Goo. Kinausap po ako ni Wang Jiyang, kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. Wang Jiyang nagtatago na. He's a fugitive. Tumakas siya nung rinid siya ng paok. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontakt po si Wang Jiyang para naman po. Pumunta siya dito, arestuhin siya. Siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero si presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan ang gagaling yung pera? Itong exclusive na residente ay ginagamit umano ng mga opisyales ng Lucky South 99. Makikita na connecting ang isang malaking mansion at ang bahay sa pamamagitan ng underground tunnel sa gitna ng lake. Nahuli sa loob ng compound ang dalawang may-ari ng Whirlwind na sinasabing incorporators ng Lucky South 99. Ang nasabing real estate at hindi binigyan ng building permit ni Porac Mayor Jing Capil o clearance ng barangay, pero ang construction nito ay nagpatuloy. Samantala, kinumpirma ng abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na hindi makakadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa ilegal na operasyon ng pugaw sa kanyang munisipalidad. How can you force her to attend if she is sick? Ang tanong ng abogado ni suspended Bamban Mayor Alice Goo na si Attorney Stephen David. She dug her own grave. We merely ask basic questions that any upright human being could answer. Ngayong wala na siyang lusot, nagpapa-victim siya. Hindi lang siya ang traumatized. Ang mga human trafficking victims, mga dayuhan at mga Pilipinong pilit na pinagtrabaho sa pugaw scam compounds ang traumatized. Pati ang sambay ng Pilipino traumatized na may Chinese national na naging mayor ng Pilipinas. Mental health is important, but Mayor Alice Goo cannot invoke it to escape accountability. Lalo na, public servant siya. Ang sagot naman ni Senator Risa Juntiveros, mas nakaka-stress at sumasama ang pakiramdam kapag nagsisinungaling. Inaasahan natin ang pagdalo ni Go Huaping, aka Alice Goo, sa pagdinig sa July 10. Dagdag pa ni Senator Win Gatchalian. Ayon sa abogado ni Alice Goo na si Attorney Stephen David, hindi pa rin makakadalo ang alkalde sa pagdinig ng Senado nitong darating na July 10 dahil siya daw ay dumaranas pa rin ng trauma.
Ngunit iginiit naman ni Senator Win Gatchalian na maaari nang aristuhin si Alice Goo kung hindi pa siya dadalo sa pagdinig. Nang tanungin naman kung nasa Pilipinas pa ba si Goo, sinabi ng kanyang legal counsel na si Stephen David, "I presume she's still in the Philippines. I was able to talk to her. She did not say anything to me. I don't like to presume if there is no basis. It is up to the Senate to issue an arrest warrant if Goo does not comply with the subpoena," ani Attorney David. "How can you force her to attend if she is sick? They can use Zoom to check on her condition. An arrest warrant is the option of the Senate. I already explained to Mayor Alice the consequences. It will be her call." Dagdag pa ni Attorney Stephen David, "Goo will be cited in contempt and arrested if she fails to attend the July 10 Senate committee hearing. The Senate can issue an arrest warrant to arrest her because she violated the subpoena and she has been cited in contempt," ang paliwanag ni Senator Win Gatchalian. Matatanda ang hindi nakadalo si Alice Goo sa Senate Committee on Women and Children Inquiry sa umano'y human trafficking sa Clark at Tarlac noong June 26 na pinamumunuan ni Senator Risa Junteveros. Bukod kay Goo, inimbitahan din ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Semen, gayon din ang tinutukoy na ina na si Lin Wenyi sa Senate hearing upang bigyang linaw at magpaliwanag sa kanilang mga peking dokumento at birth certificate. Samantala, inilabas na ang Senate subpoena para kay Alice Goo at kanyang mga kamag-anak para dumalo sa July 10 hearing. Tinanggap na ng liaison officer ng dating consultant ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na si Nancy Gamo ang subpoena na inihain laban sa kanya matapos ang di pagsipot sa kamakailang pagdinig. Sa kabilang banda, ayon sa Office of the Sergeant at Arms or USAA, hindi pa nito nasuserve ang supina laban kay Goo at sa mga kapatid nitong sina Sheila Goo at Wesley Goo. Lumalabas kasi sa report ng USAA na tumanggi ang kasama nito sa farm na tanggapin ang supina dahil ilang linggo nang walang paramdam si Goo sa naturang lugar at hindi rin umano nito kilala ang mga kapatid ng suspended mayor. Pagkatapos nito, sinubukan din nilang ipareceive ang supina sa munisipyo ng Bamban. Ngunit hindi ito tinanggap ng di umano'y personal secretary ng alkalde. Samantala, sa ipinadala namang letter of explanation ng counsel ni Goo na si Attorney Nicole Jamila, iginiit nitong ang alkalde lang ang kanilang inirepresenta kung kaya't wala silang ideya sa kinaroroonan ng iba pa. Attorney Stephen David, ang legal counsel pa rin po ni Mayor Alice Goo. Attorney, salamat muli sa panahon, Attorney. Ganda umaga po. Salamat, Sir Ted and DJ Chacha. Salamat. Okay. Subpoena ad testificandum to Miss Sheila. Para po kay Mayor, ito ho ba'y natanggap nyo na ng inyo pong law office para po kay Mayor lamang, Attorney Stephen? Natanggap namin, although natanggap namin lahat eh, pero syempre pinaliwanag namin yung iba, hindi naman namin kliyente yun. So, yung sinagot lang namin na ano yung kay Mayor Alice. Okay, sige po. So, sir, baka lang ho may bagong informasyon po kayo. Ano po ang sabi ho ni Mayor? Kailan niyo siya huling nakausap po tungkol sa napaka-importanteng subpoena na ito? Kahapon, Sir Ted, kausap ko siya kahapon ng umaga. Well, siyempre ako, as much as possible, hinihikayat ko nga siya humarap sa usyado. Although, ang problema kasi masyado siyang traumatized sa mga nangyari sa kanya nung previous Senate hearing eh. Yung mga pagsigaw sa kanya, tsaka yung parang pagtapahiya sa kanya. So, parang physically, emotionally draining sa kanya, lalo na yung mga ang daming bashers niya. So, hindi ko rin siya masisi kung bakit nag-aalangan siya mag-attend sa Senate hearing. Okay, so, sir, kahapon ho ba nung siya nakausap nyo, pumamarapati nyo, nasan siya? Nag-usap kami sa phone. Pero in-assure niya ako, nasa Pilipinas pa siya eh. Okay. Although hindi ko tinanong kung saan siya, kasi ayaw ko rin naman dahil may mga security threats sa kanya. Sa dami ng rushers na tsaka yung mga tagging-tagging sa kanya. Ayaw ko naman alamin. Basta ako, naniniwala naman ako sa sinasabi niya, nasa Pilipinas siya. Wala naman. Although, inaalam ko talaga kung nasa ibang bansa man siya o hindi. Hindi daw, nandito rin siya sa Pilipinas.
Okay, sige po. At kayo po bilang abogado niya ay naniniwala, naninindigan kayo na ang inyong kliyente ay nasa bansa pa rin. Eh kasi yun naman ang sinabi niya, wala naman akong evidence to the contrary. Yung sincerity naman yun, nasa essence ko naman. Okay. Sige po. So, attorney, meron nga po kayong sulat no sa Senado kay Senator Ontiveros, letter of explanation. Tungkol po dito sa mga binabanggit po ninyo na hindi po naman ninyo mga kliyente. No ho, dito po sa subpoenang ito. Ngayon, dito po sa binabanggit ng inyong kliyente na si Mayor Alice na hindi sisipot, anong balak niyo ng inyong law office? Paano po ninyo sasagutin ito pong subpoenang ito? Well, una, papaliwanag namin yung physical and emotional situation condition ng client. Kasi sobrang stress, tsaka traumatized talaga siya. Minsan, ang tao kasi iba-iba ang stress level sa kanyang situation. Hindi ko naman masabi, hindi, kaya mo yan, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Although, hindi ko siya mapilit na kasi physical nga ang kanyang condition eh. Opo, yan po inyo na pong nasabi, attorney, with all due respect ha. So paano po sasagutin ito? Are you going to write the Senate today or you're going to be present tomorrow in the hearing to explain to the committee the absence of your client? Meron kaming dinraft na sulat kasi today, kung talagang mag-decide siya hindi makaka-attend, papadala ko later in the day yung sulat. Pero kung a-attend naman siya, no need. Ako naman personally, hindi rin ako makaka-attend sa kanya bukas kasi may congressional hearing naman ako na may prior setting naman ito sa House of Representatives. Nagkakasabay-sabay kasi itong mga hearing na ito, hindi ko maintindihan. Sino inyong kakatawanin sa lower house? Yung mayor ng Pampanga, si Mayor Tumang. Ah, ibang hong kaso naman ito. Iba-ibang kaso, tsaka yung human rights. Ewan ko, wala namang schedule yung human rights, yung EJK. Okay. Pero, tinakasi ako dun. Pero bukas kasi yung yung isang case nga. Okay, sige. So, but it is important that somebody have to represent the good mayor. Ano po? Meron naman tayong opisina, lawyers. Okay. So, mag-a-assign na lang ako. Okay, opo. Sige. So, sir, sa inyo bang pagpunta doon, kayo ho ba isusulat lang sa binabanggit yung dahilan ng kliyente nyo o meron ho kayong isusumite na anumang pong medical certificate na nanggagaling po sa sinumang pong psychologist o psychiatrist at magsasabi na itong si suspended mayor ay dumaraan sa matinding emotional and stress? Unfortunately, Sir Ted, walang medical practitioner na willing mag-execute ng medical certificate. Ay, well, we understand siguro. Ayaw nila may doon sa mga Senate investigation. Baka sigurado nang papatawag yon. Pero, not only that we will be writing the Senate, the Honorable Senate, but we are also contemplating on filing a certiorari na rin siguro sa Supreme Court para once and for all, ma-settle yung propriety ng pag-appear niya sa Senate. Opo. Kailan niyo po ito balak po na ihain sa Supreme Court, attorney? Pipilitin ko ma-file today or tomorrow. Kasi pinapinalize ko lang yung mga annexes. Kasi, well, certain kasi una, alam naman natin na nag-appear niya ng ilang oras dyan sa Senate. Ilang araw na rin yan . So ano pa ba ang, as a resource person, ano pa ba ang kailangan sa kanya? Kasi sa ngayon kasi, ang dami ng breach of privacy rights ang na-commit laban sa kanyang person. Mm-hmm. At saka, alam mo, ang ating constitution is mas mataas sa Senate at mas mataas kahit sino. So, under the constitution, meron tayong guarantee of right against self-incrimination. So, kung tatawagin mo siya sa Senate, ipilitin mo siya mag-testify against herself considering na may mga cases pending sa ombudsman, sa DOJ. Tapos sabi pa nila meron sa Kappa Starlock, ay sa Starlock, sa cancellation na ano, ng kanyang birth certificate. At may kinocontemplate pa silang COMELEC, etc. Maliwanag naman na maliwanag na ang karapatan niya against self-determination is affected. Opo. Hindi kaya pwede din na humarap ang inyong kliyente and just like the other
previous witnesses na pag tinanong siya, I would like to invoke my right against self-incrimination? Pwede naman yan. Pero ang problema kasi, sadly, sad incident, may mga nakukulong eh. Na, well, alam mo naman nangyari doon sa, no, hindi naman ako lawyer doon, pero nanonood lang ako doon. Yung pinipilit kang i-review yung source ng isang media practitioner, eh, guaranteed yun ang batas eh. Di ba? Ayaw nilang sabihin, ayaw nilang i-reveal yun kasi protected by law. Eh, hindi na sinabi. Okay. Dalawa yata yun eh, yung report o media na yun. Ngayon, ano ginawa? Di ba alam naman natin, kinulong nila yun. So, alam naman natin yung nangyayari kung opo, kung okay, hindi nila ma-respeto yung right against self-incrimination. Pero dapat, maging aware din ng mga honorable senators na pwede sila makasuhan pag pinilit nila yung tao na, pilot, na mag-violate ng constitutional right ng isang akusado. Eh, ayaw natin umabot sa ganoon. Sige po. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Opo. Sige po. So, sir, mga ano po ang chance, ilang porsyento ang chance na kayo po'y dudulog sa Supreme Court today para po maghain ng certiorari? 50-50 kasi tapos na yung aming petition, although yung aming annexes kasi thousands of thousands kasi ina-attach ko yung lahat ng Senate proceeding, makikita doon na lahat naman ng gusto nila malaman nasabi na ni ni Mayor Ali. So ano pa ba ang itatanong nila? Citizenship niya, identity theft, kung ano-ano, lahat ito certain covered ng right against self-incrimination. Okay. Opo. Kasi na, hindi namin inaamin without admitting anything, but this is an issue already pending in court. Opo. Okay. Sige po. Sige po. Sige. So, attorney, kaya ako kami tumawag kasi baka lang ho mayroong bagong informasyon na nanggagaling po sa inyong kliyente na narapat po malaman ng ating mga kababayan. So, kung meron pong bago, baka ho biglang magbago ng isip si Mayora, sabihin na, attorney Stephen, attend na ako bukas, eh, sabihin niyo po kami para po naman po natin po ito ay maipahayag. Oh, yes sir. Oh, siyempre. Opo. Conclusive na kaagad ang dating ng statement na mukhang hindi ho dadalo. Tama ba? Si Mayor Alice Guo dun po sa susunod na pagdinig ng Senado. Tama ho ba yan? Nung kausap ko siya, sabi niya, mukhang hindi niya kaya dahil sa mga trauma nararanasan niya. Matakim mo naman sa dami ng mga binabatong allegations sa kanya. Tapos, itinitigawan pa siya doon. Yung stress level niya masyado na matakas. Parang natotroba na siya pag naririnig lang niya yung mga ganyang hearing. So, hindi na po magbabago yan. Na, talaga hindi. Kasi na-contempt na po siya. Parang, ang banta naman, Senador, pag hindi pa dumalay, contempt na po may talaga. May subina na po sa kanya eh. Ipapa-aresto daw po. Well, kung hindi nila pakikigan yung mga medical report nila, wala tayong magagawa doon. Karapatan na. Yeah. Ano po, mayroon na bang sinabit po na medical certificate or anumang findings si Mayor Guo sa Senado? Actually, marami siyang medical consultation. Kaya lang ang mga doktor natin, nakakalungkot, tayo mag-issue ng medical certificate kasi natatakot sila na ipatawag na Senado. Oh. Pero yun ang trabaho nila eh. Pero ayaw nilang gawin. Okay. Tinatanggihan po si Mayor Guo na bigyan ng medical certificate? Di ba katakata kayo? Bakit tayo? Natatakot sila sa ano eh. Sa Senado, baka kung ano daw ang... Or, pwede din naman siguro, attorney, na hindi naman dapat bigyan ng medical certificate. Kung meron naman siya ng problema, di ba? Meron naman talaga siyang problema. Sinabi naman ng mga, or binigyan nga siya ng medicate. Okay, so may findings talaga na may problema si... Ano bang problema, attorney? Psychological ba? Psychological? At saka, Joel, tingnan mo naman, kung ikaw naman kaya may ganyan problema, hindi ka... Hindi ka kaya mag-stress, baka hindi ka natupas sa kwarto mo dahil iyak na lang naiyak, di ba? Sa dami ng kanyang problema, una-una, ang pinagtataka niya, bakit galit na galit sa kanya yung mga netizen daw, samantalang wala naman siyang ninaka, wala namang kinurap, wala namang pinatay na tao. Hindi niya maintindihan, samantalang mahal naman siya makabarayan niya. Bakit ginagit siya? Yan ang hindi niya maintindihan. Pero attorney, na patunayan na doon sa mga papeles na pinakita, hindi naman daw siya Pilipino eh. Alam mo, Joel, yung mga ganyan salita, yan ang resulta ng publicity eh. Ano na patunayan? Hindi pa nga kami nagkaharap sa usgado. Wala pa nga silang ipresentang ebidensya doon. Kung panahon na yun, hindi naman lahat ng nilalabas mo. Ay, totoo, ang dami-dami namang mga dokumento. Alam naman natin yung mga fake news na yan. Pero hindi pa nasabing ganyan yan. Pero kung ang tao, yan ang paniwala nila, masyado unfair. Opo. Ako po, sa akin, pagdating sa usgado, malalaman natin yan kung totoo o hindi. Ang dami ko kayang pwede.
Kaya ang excited na ako sa hearing na yan. Dami kong gusto mm-hmm. tanong dyan eh. Oo. Pero paano po yung ano, yung issue nung pagkaparehong fingerprint, Attorney David? Hindi ko na conclusive. Eh ako rin nagtataka pa paano mo masasabi na after 30 years meron mm-hmm. na nakikita dokumento. Saan ba naman niya nakikita, di ba? May archive ba ang gobyerno na ganyan? Mm-hmm. Ang atam ko, ang record dati sa loob ng 5 taon, 10 taon, sinusunog na eh. Mm-hmm. Pero ako dahil ko talaga, excited talaga ako paano nating i-cross-examine yung mga dokumento na yan. Eh. So, supportin nyo, pwedeng i-cross-examine. Pero basta sa Senado, sarado na doon si Mayor Goa, ganun po ba yun? Eh, sa Senado, wala tayong magagawa doon kasi kung ano yung gusto lang itanong, hindi ka naman pwede magtanong. Hindi nga pwede magtanong. Diba? Pero sa husgado, sa patas ng labanan ng husgado, eh lahat ng ipipresenta mong dokumento, bubusisiin ko yan. At aalam ko kung saan galing yan. At hindi lang yun. Kung yan hindi totoo, edi mananagot sila. Pero kung totoo, edi ang katotohanan ang lalabas. Diba? Sa atin naman, ang gusto lang naman natin ang katotohanan. Ayaw lang natin maging injustice. Diba? Yan ang ayaw natin na pagbibintangan mo yung tao nang wala pang basihan dahil lang sa lumalabas sa mga media. Mm. Eh kung kanya naman ang ating magiging basihan, kumawa naman ang mga tao. Lahat na lang na sisiraan sa social media. Hatulan natin ng kasinungalingan. Okay. So, attorney, hindi na natin may expect sa attorney Guo na humarap sa susunod na pagdinig. Paano po yung pamilya niya, yung tatay at saka yung kapatid na sinabi na rin po ng Senate? Una-una, hindi ako makakapag-comment yan. Dito kilala yung kapatid. Gawa-gawa lang na dito yan eh. Alam si Nabidja kung sinong nagsasabi makapatid yan. Ang lahat yan, Joel, saka Owen, ang lahat yan, kailangan idulog natin sa husgado para malaman natin yung katotohanan. Dahil tayo, rule of law tayo. At tayo, nasusunod sa atin ang batas ng gobyerno, ang rule of law, hindi yung rule of the internet, hindi yung justice of the internet, hindi tayo ganun. Pag ganun, napakagulo ng buhay natin. Pero attorney, ha, galing to sa mga ano to, ha, sa mga official documents ng Senado, ha, pati ang NBI. So siguro i-contest niyo pa rin 'yan, 'di ba, sa korte, syempre karapatan niyo po 'yun, no? Kasi nga sabi ko nga sa iyo, Joel, ako nagtataka curious lang ako. Paano nakita yung mga dokumento na halimbawa man na meron? 30 years sabi nga nila, 1999, 2004. Mm-hmm. Excited talaga ako para malaman paano nangyari. Galing mga dokumento na yan. Bakit bigla may lumabas ng mga ganyan? Okay. Sir, sa ngayon, ang kaso pa lamang na laban kay Mayor Guo ay yung human trafficking case. Tama po ba? Oo, human. Meron ombudsman. Naka-file nasa ombudsman, pero hindi pa nakuha pa sa korte. Although wala pa akong natatanggap, meron na sila sabi na cancellation daw ng birth certificate. Pero unofficially, wala pa akong knowledge. So, yung co-warrant 2, hindi pa napafile ng Solgen, to be filed pa lang. Ano po? Kung ako yung Solgen, hindi ko ipapahil yun kasi premature yun. Bakit kasi wala premature? Ine-question mo yung citizenship niya sa birth certificate niya. Mm-mm. Tapos, yung co-warrant 2 mo. Di ba, pag ikaw co-warrant 2 mo, kasi, ibig sabihin, hindi ka entitled, hindi ka Pilipino. Paano mo masasabi yan? Nasa 45, file mo pa lang sa Tarlac yung issue ng citizenship. Ipapa-cancel daw po kasi yung kanyang kanyang birth certificate. So, once canceled yun, pwede na i-co-warrant to. Ipapa-cancel mo pa lang. Opo. Eh, ilan taon bago magawa? Eh, may hearing pa yun. Ilan taon? Bago mo ipa-cancel yun, pag na-cancel mo, halimbawa lang. Opo. Na-cancel, kama sinasabi makakancel, malabo na makancel yun. Sa tingin ko, napakalabo na makancel. Eh, saan mo pa lang papailan? Saan mo pa lang sasabihin? Yes. Tsaka ka pala mag-file ng co-warrant 2. Opo, opo. At publicity, alam mo, naminisit na yung tao eh. Wala na tayo sa proseso eh. Sige. Abangan namin yung mga developer. Attorney, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. May pagdinig muli ang Committee on Women, Children and Family Relations. Nagpatawag niyan si Senator Risa Ontiveros. At nakasabi na dyan muli si Mayor Alice Guo, ang suspended mayor po ng Bamban Tarlac, at nakasabi na din yung kanyang mga kapatid. Ngayon ang tanong ay, sisipot na ba sila? At paano kapag hindi sila sumipot? At tanong din, mula ito sa kampo ng Mayor Guo, bakit ba ayaw daw tigilan ng mga senador samantalang meron ng kaso o meron ng complaint sa Office of the Ombudsman. Nag-iimbestiga na rin ng Department of Justice. In fact, nung Friday, may preliminary investigation kung saan hindi naman dumating ang mayor, which is karapatan naman niya. So, bakit daw ayaw pang lubayan ng mga senador? At doon naman sa investigasyon ng Senado, lumalapit na ba tayo doon sa katotohanan?
ano bang hinahanap nating katotohanan, sino talaga ang nagpapadrino dito sa mga illegal na pogo at sino yung nang iimpluwensya para hindi maipasara o hindi tuluyang maiban ang mga pogo na ito. 'Di ba yung nung isang araw sabi ng taga PAGCOR official, 'di ba? Top official ng PAGCOR, sabi niya may former cabinet member na naglobby para yung mga illegal na pogo magkaroon ng lisensya. So doon sa hearing sa July 10, malalaman kaya natin 'yon, ikakanta kaya ng mga official ng PAGCOR. So kaugnay po niyan ay makakausap natin si Senator Sherwin Gatchalian at mamaya po naman sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-usapan natin yung pag-upo ni Senator Sani Angara bilang Education Secretary. Makakausap natin ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Mr. Benjo Basa. Si Senator Sani Angara kasi na-request natin, kaya lang sabi niya sa atin kagabi may importante siyang gagawin ngayong araw. So probably, or hopefully, next week makausap po natin siya. So, agad-agad, ang karangkada na tayo sa ating puntala kayo mga kapuso. Makakausap na natin ang palagi tayong pinagbibigyan na makapanayam. Lagi tayong binibigyan ng oras sa ating palatuntunan na bantay balita sa Kongreso, si Senator Sherwin Gatchalian. Checking lang sa audio. Doon po sa mga nakasubaybay sa atin sa Facebook Live, mapapanood din po si Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, nasa atin na siyang linya. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Good morning, sir. Good morning, Nimpa. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Yan, good morning, sir. Sir, sa July 10, Miyerkules po, na darating, may pagdinig po muli tungkol doon po sa POGO, Philippine Offshore Gaming Operators. Senator, ano pa po ang pagtutuunan dito sa pagdinig? Bibigyan namin ng focus yung Porac Pogo Hub dahil kung matatandaan natin, wala sa mga may-ari ang pumunta doon para magpaliwanag. Parang ang aking nakikita dito, parang umiiwas silang matanong. No? Pag may mga taong hindi pumupunta, ang unang pumapasok sa isip ko, may alam sila at umiiwas sila sa mga tanong. Kaya pinasupina namin ni mga may-ari nung Lucky South 99. Pinasupina rin natin yung may-ari ng Whirlwind Corporation. Ito yung landowner para sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Opo. Senator, itong pogo, kasi dalawang pogo po yung pinag-uusapan natin, ano ho yung Bamban Tarlac at saka itong sa Porac Pampanga. So yung sa Porac Pampanga na binabanggit ninyo, identified po ba kung mga Filipino o mga Chinese yung pong mga investors dito, yung may-ari ng lupa o yung nagtayo nito mga pogo, ng pogo doon? Infas, mga nakita naming mga pogo hub, mayroong mga Chinese na sindikato ang mga nasa likod nito, mga dayuhan na mga sindikato. At mayroon silang mga partner na Pilipino. Uh-huh. Ganun din nakita namin mga setup sa mga incorporation papers, sa mga ebidensyang nakikita namin. Yung may Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos mayroon silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Nag-a-apply ng permit, nakikipag-usap sa government official. Marami kasi dito sa mga dayuhan ay hindi marunong mag-Tagalog o mag-English, kaya gumagamit sila ng mga local na kakilala nila o local na partners. At ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Uh-huh. Dito po ba sa Porac, Pampanga, sir, nakita din ho ninyo yung inyong nakita doon sa Pogo sa Bamban Tarlac at sa iba pang mga Pogo na yung mga Pilipinong pangalan, yung sinasite doon pangalan, apparently hindi sila talaga incorporator, so kaya naman hindi po matuntun yung address. Nympha, medyo malabo yung pagdating mo di sa akin. Sir, ulitin ko po yung question. Nakita nyo nun ba dito sa Porac Pampanga Pogo, yung pong nadiskubre doon sa ibang mga Pogo na yung mga Filipinong nakadeklarang kasosyo, apparently hindi totoo o kaya hindi malocate. Tapos yung mga address din nila na nakadeklara ng mga Chinese, hindi din pumatuntun. Sorry Nympha, medyo malabo yung dating mo sa akin. May portion na malinaw, may portion na
na malabo kaya hindi ko lang ma-pick up ko ano yung ano yung question. Yes. Pakiulit ulit one more time. Sir, ito po. Yes sir, ito po na maliwanag na tayo, sir. Oo. Sir, and i-reestablish lang yung connection. Ayun, tinatanong natin kasi doon po sa ibang mga pogo, merong nag-testify kasi sa Senate nung 2 weeks ago na sinabi, naka-declare siya na incorporator doon sa Bamban. Nasabi niya, hindi ko nga alam na incorporator pala ako doon sa pogo na yun sa Bamban. So, ganun din ba yung nakita sa Porac? At saka, doon po sa ibang mga pogo na inimbestigahan dito sa Maynila, yung sa, tawag dito, Las Piñas, at sa Paranaque, sorry, not Las Piñas, Paranaque, tsaka sa Pasay. Nung inimbestigahan din po ng Ways and Means Committee, aba ay walang ganung address, nakadeklara dun sa Securities and Exchange Commission yung pong mga address at saka mga pangalan, in non-existent, hindi ba, Senator Gachanian, sir? Yeah, mas malinaw na. Ayan, opo. Actually, yan yung modus na nakikita namin sa pag-i-incorporate ng mga kumpanya dito sa na may kinalaman sa POGO. Bigyan kita ng halimbawa, ano yung konkretong halimbawa dito, yung Pogo Hub sa Bamban, na kung saan nakita natin yung mga incorporators, mga tindera, tindera ng barbecue, tindera ng banana queue, nawala silang kinalaman dito sa Pogo Hub na ito. At nung tinignan ko ulit yung mga address, lahat sila taga Concepcion Tarlac, no, galing sa isang lugar lang. At inamin naman nila, taga Concepcion Tarlac sila. Kung pinuntahan namin yung mga bahay nila, makikita natin barong-barong yung mga bahay nila at walang kakayahan para mag-invest sa isang pogo. At tingin ko nga, hindi nga nila alam kung anong ibig sabihin ng pogo o ano yung operation ng pogo. Kaya ito, nakita rin namin to sa Porac. In fact, doon sa provincial government, meron silang in-interview na tao doon. At sabi nga nila, nawala siyang kinalaman dito sa pogo. Ngayon, nakikita ko dalawang bagay, no? Unang-una, gumagamit sila ng mga tao na walang kinalaman sa pogo at linalagay nila yung pangalan doon, no? Parang dami ang lumalabas. At pangalawa, mayroon din mga tao na alam mo yung ginagawa pero binibigyan ng pera para gamitin yung pangalan nila. Yun, may liability yung ganun ng mga tao dahil yun talagang in legal terms, dami talaga siya. Ginagamit siya para ilagay lang yung pangalan. Pero meron rin kaming nakita na wala talagang kinalaman, ni pera, ni nakausap kung sino, pangalan lang ang linagay. Dahil yan rin ang isang angulo pwedeng tignan ng committee, no? Yung pag-incorporate ng mga kumpanya sa atin. Napakadali eh. Magbigay ka lang kita ng pangalan, anong address, meron ka ng korporasyon ka agad, no? Papakita mo lang na may deposito ka sa capital mo. Pero yung as to the authenticity nung mga incorporators, yan ay medyo kailangan tignan. Tingin ko diyan ang nagiging butas, no? Dahil nga ang linalagay ngayon ng ibang mga tao, mga peke o mga taong walang kinalaman sa pag-incorporate ng kumpanya. Ayun, isa yan sir sa pwede niyong gawa ng panukalang batasan ho kasi in-aid of legislation yung sa Senate. Eh. Namakay sir, ang dami ng naimbestigahan ng Senado at ng Securities and Exchange Commission na maraming nairehistrong negosyo pero pag chinek, dinouble check yung tao non-existent o kaya naman existent siya pero fictitious yung address. Tama. So, tama. Ito kailangan tignan rin ng Security and Exchange Commission. Baka kailangan nila magkaroon random probity check. Alam ko, napakadaming korporasyon nag-incorporate. Alam ko rin dahil sa ease of doing business, hindi nila tinitignan isa-isa yan. Pero dapat siguro magkaroon ng random at magkaroon lang ng random validation post-incorporation para malaman kung totoo. Kasi for example, doon sa Banban, nakita namin ginamit si Winnie Lim at si Lin Wendy. Dalawang tao inilagay nila sa isang korporasyon. Alam naman natin na iisang tao lang to. So, ang ibig ko, ang lumalabas na maraming tao, siguro hindi lang naman tong kaso, no? May ibang kaso pa, na ginagamit yung incorporation papers para palabasin na lehitimo sila, legitimate sila. Pero hindi naman, dahil nga yung mga pangalan, pare-pareho o yung mga pangalan, bogus ang linalagay. Opo. Senator, dun po sa Bamban, di ba iniugnay na po si Mayor Alice Go, may nakita kayong matibay na indikasyon na involved talaga siya. Well, hindi nga indikasyon yung binabanggit po ninyo, ebidensya na involved si Mayor Alice Go dun sa pogo sa Bamban. Dun po sa Porac, Pampanga na pogo, ano po ang kaugnayan ng mayor doon?
May mga information na binigay sa amin ng PAOK, NIMFA. Hindi lang namin masabi ngayon dahil ongoing in investigation pa. At pero may mga lumalabas na connection siya dito sa Porac Pogo Hub. May mga personalities na nakikita kami, nakakilala niya o meron silang relasyon. At ito ay tuloy-tuloy pa yung investigasyon. Aha. Pero of course, meron po siyang denial na may kinalaman siya dito. At saka ang katwiran niya na rinig ko po doon sa isang interview, hindi daw kasi sila makapasok doon sa Porac, kaya hindi niya nalaman yung illegal activities doon. Yun ang sinasabi ng local government unit, NIMFA, na hindi sila makapasok doon. Pero nasabi ko nga na ang local government unit, maraming kapangyarihan yan. No? Sinadya talagang bigyan ng maraming kapangyarihan yan para siya ang magiging may pananugutan sa kanyang jurisdiction. Mm-hmm. Kung meron siyang nadidetect na hindi maganda, kung meron siyang nadidetect na hindi maganda na nangyayari sa isang negosyo, pwede niyang gamitin yung regulatory powers niya para pumasok at imbestigahan. Mm-hmm. Pero in the case of Porac, hanggang labas lang sila at tumigil na sila doon. Hindi sila gumawa ng subsequent operation, hindi nila pinatawag yung may-ari. Sana gumawa ang next move nila, patawagin may-ari para magpaliwanag, mag-show cause order sila. Pero wala, parang nung tumigil lang, wala nang ginawa. No? So, nakakapagtaka na ganito yung ginawa ng local government unit. Parang para sa akin, parang special treatment ibinigay doon sa Lucky South 99. At dahil po dyan ay imbitado, sir, yung mayor, ano po, sa hearing? Correct. Last time inimbitahan siya, binigyan rin siya ng pagkakataon para magpaliwanag. Pero iimbitahan ulit siya dahil ongoing itong Porac investigation. Ayun, opo. And then sir, baling po ako dun sa Bamban, Tarlac. Imbitado po ulit, may sabina actually si Mayor Alice Go dahil hindi umattend nung nakaraang hearing nung June. Pagkatapos, ang alam din po namin may sabina rin po para sa kanya mga kapatid, Wesley, Siemens, and Sheila. Tama ho ba? Tama. Opo, so may balita ba kayo kung na-serve yung pong sabina kay mayor at saka po dun sa tatlong kapatid? Hindi ko pa nakakausap si Comsec, no? Binibigyan namin siya until today, until Sunday para mag-serve nung mga supina. Dahil napakahirap, NIMFA, na kausap po si Comsec on the sidelines. Ang hirap mag-serve ng supina dahil yung mga address, una yung Go Family may apat na iba't ibang address. Mm-hmm. Kaya pupuntahan nila isa-isa yon. Pag walang nag-receive, pupunta sila sa iba. Uh-huh. At mahirap, no? At hindi lang sila ang nagkaroon ng supina, kundi yung iba pang mga may-ari ng Lucky South 99 at yung Whirlwind. Pero by tomorrow, mabibigyan kami ng report kung kumusta na yung kanilang pagsuserve ng supina. Eh, Senator, paano ho pag hindi sila dumating? Si Mayor Guo at yung kanyang mga kapatid. Tsaka ho, ang katwiran kasi nung kampo ni Mayor Guo, narinig ko ho yung isang lawyer kanina, si Attorney Stephen David. Eh, sabi nila, ano pa ba ang gusto ng Senado? Eh, nasa ano na ho ito eh, tawag dito, kumbaga napigana si Mayor Guo at meron na hong ongoing na judicial process dito. Tinutukoy po yung may complaint na sa ombudsman. In fact, suspended na po si Mayor Guo ng Office of the Ombudsman. Tapos may ongoing na rin pong preliminary investigation ng Department of Justice. Well, ongoing itong investigation, ano? So independent naman ang Senado sa mga ongoing judicial investigation. Alam naman natin yan, in aid of legislation, iba yung aming objective. Dahil nga tuloy-tuloy ito, nasa discretion ngayon ng mga senador kung iimbitahan siya o hindi. At magbigay rin linaw. For example, bigyan kita ng konkretong halimbawa. Alam naman natin na nagsinungaling sila sa kanilang birth certificate. Alam naman natin na yung birth certificate niya, peke. Ang gusto ko man, ako personal, gusto ko malaman, paano nila ginawa ito? May sindikato ba silang kinausap? Mayroon ba silang binayaran sa loob ng civil registry? Dahil kung meron ganun, then kailangan natin ayusin yung buong civil registry system natin dahil nagkakaroon ng sindikato. Baka dapat gawin ng centralized o gawin computerized. Ngayon kasi, bawat LGU may kanyang-kanyang civil registry at hindi ma-monitor ng central yung galaw ng iba't ibang civil registry. So, hindi natukoy na kung sino yung kanyang totoong identity. Pero ngayon, titignan rin yung proseso kung paano sila nakakuha ng ganitong peking birth certificate.
Ayun. Pero paano naman po yung punto nga nila, sir? Sorry, ulitin ko lang po. Paano yung punto nila na iniimbestigahan na ho sila ng Ombudsman at saka ng Department of Justice? Meron pa ho, ano pa ho yung gustong tumbukin ng Senado o meron pa ho bang lalabas na mga ebidensya pa against the mayor? Meron pang mga tuloy-tuloy itong pagpadala sa amin ng mga ebidensya. Totoo yan, no, na nag-file na ng co-warranto kay isang Solgen. Pero ako naniniwala, Nipa, na mas maraming ebidensya, mas titibay yung kaso ng Solgen. At wala ako nakikitang mali kung magdagdag ng ebidensya. Ngayon, nakita naman natin na marami sa mga ebidensya na ginamit ng iba't ibang ahensya nang galing sa Senado, no, dahil yung mga papeles ay pinadala sa atin at nailabas natin sa hearing itong mga ebidensya. Kaya magagamit rin ito ng Solgen sa kanilang kaso at ibang mga ahensya. Opo. And then sir, kayo ho yung naglabas, sir, di ba, ng mga document na nagpapakita na pumasok sa bansa bilang Chinese at may Chinese passport si Mayor Alice Guo, siya bilang Guo Huang Ping, at saka yung kanyang kapatid, yung Wesley Guo. Doon ho sa dalawang kapatid pa, yung Simmons and Sheila, may ganun din ho ba kayo nakuhang document, sir? Unfortunately, wala pa sa amin yung document ito. Tuloy-tuloy yung paghahanap ng DOI ng mga dokumento dahil medyo matagal-tagal na ito at sabi rin nila yung mga records ay nakatago na. So, pero tuloy-tuloy yung aming paghahanapin sa mga iba pang mga kanyang kapatid dahil ganun rin, no? Gusto natin ma-establish na yung kanyang pamilya ay pumunta dito bilang Chinese citizen. At na-establish na rin natin walang naturalization process na nangyari. Kaya ibig sabihin hanggang ngayon ay Chinese citizen pa rin sila. Ayun, oho. And then sir, di ba ho, nakasapina na nga si Mayor Guo at saka po yung kanyang mga kapatid. Paano po pag hindi sila dumating sa July 10? Masasite sila in contempt at maa-aresto sila. Pwede mag-issue ang Senado ng arrest warrant para maa-aresto sila dahil lumabag sila sa supina at nasite sila in contempt. Tsaka naalala ko sir, di ba yung pagka nagsisinungaling, sa tingin po ninyo nagsisinungaling, kinocontempt na ninyo. Sa case ni Mayor Alice Guo, although dun sa unang pagharap niya, nakita na ninyo at dalawang beses pala na pagharap niya, nakita na ninyo ni Senator Ontiveros na nagsinungaling siya pero hindi siya na-contempt. Parang tama ho ba? Kinonsider ninyo na sitting mayor siya at the time. Eh ngayon naman suspended, so hindi consideration na siya ay public servant na may kailangan siyang asikasuhin na constituency. So pwede siya i-contempt talaga. At that time, dahil siya ay isang lingkod bayan, okay, binigyan natin ng mas malawak na leeway, sir. Kumbaga leeway, oh. Mm-hmm. Nagbigay tayo ng leeway at binigyan natin siya ng panahon para magbigay ng paliwanag. Dahil nga incumbent public servant siya at constituents na ang mga tagambamban ay constituents rin natin. Opo. At magkakaroon ng butas kung siya ay makokontempt at makukulong dahil sino magpapatakbo ng kanilang LGU. Kaya binigyan rin natin ng consideration ni pagka-mayor niya dahil binoto siya ng tao at naglilingkod siya sa kanilang lugar. Binigyan rin natin ng consideration yon. Pero nung dumadating na yung maraming ebidensya, actually, need to be honest, Niva, ang dami pang dumadating ngayon na ebidensya. At kasi pag dumating naman yung mga papeles, hindi naman kaagad on its face value, makikita mo yung problema. Talagang pinaprocess pa yan ng mga tao natin at siguro mga isang linggo bago lumalabas yung totoong larawan. Kaya pero ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay sa amin ng mga ebidensya at may nakikita pa kaming ang daming inconsistency sa kanyang sinasabi. Kaya dahil suspended na siya, pwede siya talagang ma-cite in contempt at makulong dito sa Senado. So sir, meron pang mga bagong ebidensya po na lalabas tungkol kay Mayor? Marami pa. Personally, marami akong nakukuha. I'm sure the other senators may mga nakukuha. Dahil nung lumabas yung kanyang totoong pangalan, si Guo Huaping, marami nag-reach out, no, para magbigay ng kanilang kwento o magbigay ng kanilang mga nalalaman.
And then sir, naalala ko lang po, sabi nung isa, 'di ba sir, yung PAGCOR chairman, sabi niya, meron daw pong mga cabinet members. Well, ilagyan ko lang humuna ng premise. So sir, dito sa dalawang pogo na ito may mga Chinese nationals na involved of course, na sa ngayon para hindi natin makita, wala ni ano, hindi na makita yung mga anino nila. So ongoing po yung investigation sa kanila. Ngayon sir, equally interesting po. Well, hindi equally interesting. Actually mabigat din yung sinasabi na may mga taong gobyerno na nagpoprotekta dito sa mga pogo. At sir, naalala ko nabanggit ninyo na merong mas mataas pa kay Mayor Alice Goh dito sa mga pogo na ito. Sir, dun sa susunod na hearing, may lalabas ho ba? At yun hong PAGCOR chairperson na nagsabi na may dating cabinet members na naglobby para dun sa mga illegal pogo. Ayan ho ba ay uungkatin ninyo? Ipatatawag ho ba yung PAGCOR official, sir? Tama ka, Ninfa, yung mga impormasyon na nakuha namin. Ang sabi doon ay itong pogo, yung kanyang galamay ay kumakalat na at marami na rin siyang nakakausap o nagiging na-engage, no? Bilang kanyang na-engage para tulungan yung kanilang operation dito sa ating bansa. Nasabi rin sa amin na iba ay matataas na opisyales, iba ay mga politiko. At para nagtugma ito doon sa sinabi ng PAGCOR chairman. Kaya yung kanyang sinabi na mayroong former cabinet official, patunay ito na talagang itong mga pogo marunong kumuha ng mga matataas na opisyales para ilakad yung kanyang papeles. May pera kasi sila malaki ang pera nila kaya pwede silang kumuha ng mga consultants, kumuha ng mga taong makakatulog sa kanilang operasyon. At syempre, ang sasabihin nila, kami, elihito mo, wala kaming masamang gagawin. Pero alam natin, pag pogo, kadalasan meron ng masamang nangyayari yan. Kasi nga, front lang itong pogo ang ginagawa nila. Sir, ang sabi po ni PAGCOR chairperson and CEO Alejandro Tengco, ito ay nung June 29 . Sabi niya nga may former high-ranking government official na sumubok na i-facilitate yung pagbibigay ng gaming licenses sa ilang illegal pogo na recently ay na-raid po at natuklasan na may illegal activities. Ngayon sabi niya papangalanan niya sa tamang forum. Sir, yung hearing sa Wednesday, yun ho ba ang tamang forum? Yun ang tamang forum dahil nanonood ang maraming tao. Kaya ang aking panawagan sa kanya ay isiwalat niya na kung sino itong former department secretary. At kung tingin niya itong hearing na ito ay magbibigay ng mas malawak na impormasyon sa ating mga kababayan, dito niya na gawin. No? Para malaman na natin dahil nga ito lang ang nagpapatunay, ang pogo ay kumakalat na yung kanyang galamay at nakakakuha na siya ng impluensya. Dati, at hindi natin alam, baka nangyayari rin yan ngayon no? Dahil nga sa lawak ng kanilang operasyon. So sir, hindi kayo papayag na hindi pangalanan ni Chairman Tengco yung mga tinutukoy niya? Nabuksan niya na ito . Hindi pwedeng bigini ng buong bansa dahil nga napakahalaga itong impormasyon na ito at itong hearing na ito ay nakita naman natin talagang madetalye. Opo. Kung ako ang tatanungin, dapat dito niya nang isiwalat kung sino itong taong to. Sir, ilang questions na lang tungkol dito sa Pogo. Ang dami na ho ninyong mga na-discovery dito, na-establish na may kakambal na mga krimen itong Pogo. Sir, yung Pogo pa lang na inimbestigahan ninyo sa Las Piñas, Paranaque, hindi ba Pasay. Ayan, nakita rin ho namin, nakasama ho kami doon sa pagpasok sa mga Pogo na yun, na talagang maraming scamming, may patayan pa, may mga sinasaktan. And then, ito, na-discover din pati yung sa Pampanga, yung sa Bambantarlac. Ngayon sa ang dami ng information, kayo ba sir, nagtataka bakit hindi pa ito ipatigil ng presidente? At meron, are you hoping po na magkaroon ng policy statement dito ang Pangulo sa kanyang State of the Nation address? Kaya Ninfa, ako na nanawagan sa ating Pangulo na itigil na itong pogo sa ating bansa dahil lang kabutihan ang idinudulot nito. Ang trabahong ginagawa nito ay para sa mga dayuhan lang na pumupunta dito. Makikita naman natin yan. At yung sinasabing kita, wala yan sa halaga ng
ng pinsala at krimen na ginagawa nila. Hindi natin maikukumpara yung krimen na nanggagaling dito sa Pogo at hindi natin pwedeng gamitin yung kita para i-justify yung operations ng Pogo dito sa ating bansa. Kung meron mang isang negosyo na nagdadala ng krimen, kahit na malaki man ang kita natin dyan, dapat itigil dahil nakakasira yan ang ating lipunan. Ngayon, naririnig ko kasi yung kita eh. Malaki raw yung kita. Nangihinayang po kung ilang bilyon mo yun. Correct. Naririnig ko yun. Naririnig ko na merong lehitimo, merong illegitimate. So, sa akin, basta merong krimen, dapat itigil dahil sarili na nga nating yung sarili nating krimen, napakadami na. No? At kung dadagdagan pa natin, lalo na mga ganitong organized crime, eh napakahirap dahil hindi titigil to. At baka ako, naniniwala ko na sa susunod na panahon, itatarget na nito mga sindikato to, yung mga local. Mga walang ano ito eh, wala naman silang respeto sa batas natin, kaya madaling targetin nila yung mga local at gawan nila malalagay sa peligro yung mga sarili nating kababayan. Tsaka sir, yung sa krimen, kung krimen ang pag-uusapan, ito po, ang sabi ng PAOK, iniimbestigahan na yung possible link sa Pogo nung siyam na foreigners na natagpo ang patay sa iba't ibang lugar po ito sa sa Pampanga. O iba't ibang lugar to, mayroong pong Chinese, alam ko may Vietnamese. Nakakakilabot sir, 'di ba? Yung mga kakampi nitong krimen. Sir, isa na lang. Kasi dito po sa Pogo, 'di ba, may nakita doon sa sa Porac, Pampanga ng mga uniform, military uniform daw po ng mga Chinese. Tapos nandun yung pagdududa na mayroong mga spies ang China diyan po sa mga Pogo. So parang nakakalito lang na 'di ba, sabi ng China, ayaw din nila ng Pogo, nakikipag-usap sila sa ating gobyerno para ipatigil yung Pogo kasi mga Chinese ang biktima dito sa scamming ng Pogo. Pero meron silang spies. So sir, paano natin 'yun i-reconcile? At siguro tungko yung tanong na itong issue na ito, kung totoong ayaw nila sa Pogo, pwede ba itong maging leverage sa pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea? Hindi ko alam kung far-fetched, pero pwede bang i-connect-connect yun, sir? Well, itong uniforme na nakuha, hindi ako eksperto sa ganito, yung mga uniforme. Pero sa sariling observation ko, nung nakita ko, parang original siya. No, hindi siya props o hindi siya pang Halloween. No, parang original na gamit doon ng mga military at police. Ngayon, sa China, marami rin mga scalawag dyan eh. Marami rin sila siraulong mga parang dito din sa atin. Nagtatrabaho, nagtatrabaho sa gobyerno. Tingin ko marami dyan ay kumalas, pumunta dito. Dito sila nagtrabaho dahil inakit na malaking pera. Ngayon, yung spying, yan kailangan pang imbestigahan ng mabuti. No? Dahil so far, wala pa ako nakikitang ganyan na impormasyon na lumalabas dyan sa Porac. Ngayon, as to kung makokonnect to sa West Philippine Sea, definitely kasali ito sa usapan. Pag dating sa usapan sa pagitan ng dalawang bansa, nalalagay talaga ito sa agenda. No? Dahil nga, kung makikita natin, ang pinaka-customer nila, mga Chinese. Eh. At napakagaling nitong itong mga Pogo. No? Dahil kaya nilang kumuha ng mga customers sa China, kaya nilang akitin magsugal. Pag hindi ka makabayad, kinikidnap ka doon, tinotorture ka doon, at pinipwersa kang magbayad. Ngayon, ang gambling sa China, ang pagsusugal sa China ay illegal. Opo, tama. Kaya talagang rinirekomenda nila sa ating bansa na itigil na ito dahil nga ang pinaka nabibiktima nitong Pogo ay mga Chinese citizen na nalululong sa sugal. Hindi ko alam sir kung paano ang negosasyon sa diplomasya, pero pwede ba itong i-leverage na tutulungan namin kayo dito sa Pogo na ito, go easy naman dun sa aming parang iba yata okay. Yung usapan ng dalawang yun iba na. Pero may nakuha ko yung punto mo, pero sa aking separate issue siya. Ang naririnig ko ay hiwalay yung pag-uusap nitong dalawang to. Iba yung pangyayari sa West Philippine Sea at iba itong sa Pogo. Pero dahil ngayon Pogo, hindi lang naman sila ang naagrabyado o na bibiktima. Tayo rin mismo na bibiktima na eh. So walang hindi to win-win situation. It's a lose-lose situation. Dahil sila
nabibiktima ng sugal, tayo nabibiktima ng krimen. Mm-hmm. Tsaka yung reflection sa atin, sir, di ba, na ibang bansa, oh, ang daming krimen sa inyo. Yung parang, ang dami doon, eh, pogo. Pero pag sinabi mong krimen, ano pa rin yun, eh, kabuuan ng Pilipinas, hindi naman nadidistinguish na, ah, pogo crime yan. Basta sinabing krimen, nangyayari dito sa ating bansa. Correct. Mm-hmm. Tama ka dyan. Lalo na human trafficking, bago. Oh, human trafficking pa. Isipin natin, mm-hmm, bago nagkaroon ng pogo, wala namang human trafficking sa bansa, eh. Hindi ang problema ng Pilipinas. Ang human trafficking normally natin ay nasa labas ng bansa, yung mga kababayan natin na dinadala sa ibang, sa Malaysia, sa Sabah, sa backdoor. Pero ngayon baliktad, tayo na ang human trafficking hub. Yung mga ibang lahi dito dinadala. No, kaya malaking sampal at kahiyan 'yan para sa sariling nating bansa. Ayan. With that, sir, maraming salamat po at abangan po namin yung hearing doon sa Wednesday na sabi nyo nga may lalabas pang panibagong ebidensya. Thank you, sir. Thank you, Nipa. Maraming salamat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.